Hi guys! Magandang araw! Sa araw na to, gagawa tayo ng Japanese recipe na yaki udon. So, simulan na natin. Makikita nyo dito sa aking kitchen ang aking mga sangkap. At kung gusto nyo pong makita ang ating mga ingredients, ayan po, naandyan na po sa ating screen. At ilalagay ko rin po yan sa ating description below para masundan ninyo ang ating mga sangkap. So ito, let's get it started. Ihanda natin ang vegetables. Alam nyo guys, very simple lang ang lutong ito at within 5 minutes, makakapag-prepared kayo ng inyong tanghalian or hapunan. So, pag ito ang niluluto ko, hindi na kailangan ng rice. Kaya nakatipid ka na, less pa ang trabaho, diba? Sa mga bising nanay. Thinly slice na po itong ating beef, pero ikakat ko pa rin. Ayan. Then, para sa ating sauce, gagamit tayo ng soy sauce. Isang spoon ng soy sauce. Then, isang spoon din po ng mentsuyo. Mabibili nyo to sa mga Japanese store, Japanese supermarket. Then, lalagyan din po natin ng garlic paste ang gamit ko. Optional po ito, pwedeng walang garlic. Gusto ko lang may garlic, mas feel ko siya. So optional po yan, pwedeng hindi nyo lagyan ng garlic. Then ang pagkakaiba po pag nagluluto ako ng yakisoba at yakiudong, almost the same po ang ingredients niyan. Pero ang yakisoba po, hindi nilalagyan ng onion. Hindi ako naglalagyan ng onion sa yakisoba. So, ito na, iluto na natin. Lagyan natin ngayon ng cooking oil. Ayan. Then, pagkatapos niyan, come on, eh? Ilagay na natin ang ating onion kasi medyo matagal maluto ang onion. Pero sa yaki udong po, gusto ko medyo crunchy yung onion kaya hindi ko siya masyadong niluluto. Hindi katulad ng mga ibang dishes, gusto ko lutong-luto ang onion. Pag dito po sa yaki udong, hindi ko siya talaga masyadong niluluto. Ayan. Then, pagkatapos nito, ilagay na natin ang beef. Ayan. Kailangan po mabilis ang paghalo dahil napakalimpis ng ating beef at napakabilis niyang maluto. So, kailangan talaga mabilis ang paghalo. And then, isusunod naman natin ngayon ang carrots. Ayan. So, sabay na sa pagkaluto ng carrots ang beef. Napakanipis lang kasi ng beef nito. At ang beef kasi kapag overcooked siya, matigas, tumitigas. Instead na lumambot, tumitigas. Kaya dapat medyo pinkish pa siya. Inilagay na rin natin ang beef. At simple, continuous lang po. At ito, isusunod na natin ang ating udong or ang noodles. Nabibili na po yan sa palengke na boiled na. Kaya easy cooking lang talaga ito. Ating ginagawa ngayon. Para sa mga bising nanay dyan, yung mga taga rito sa Japan na alam ko, alam nyo na rin itong iluto. Pero just in case hindi nyo pa alam, iluto.
Ito, napakasimple. Luto lang po. Sunod naman natin ang piman or ang bell pepper. Sunod naman natin ang lettuce or cabbage, kung meron kayong cabbage. Lettuce po nilalagay ko sa udong. Dahil medyo, alam niya ang lettuce, medyo may pait siya ng konti. So, ang udong medyo matamis at dahil may sibuyas. So, pag minix mo siya sa lettuce, masarap ang, maganda ang combination niya. Pag kasi cabbage, parang medyo matamis. Mas matamis siya. So, it's up to you rin po kung gusto niyo matamis ng konti. So, hahaluin lang natin po sandali. Dahil nga po ang ating udong ay luto na. So, konting kembot na lang. Almost done na ang ating yaki udong. Yan. So, it's done. Diba? Napakasimple lang, guys. So, yung aking fafa, kanina pang nag-aabang. Ito ang aming lunch today. At igagarnish naman natin siya ng katsuobushi. Mmm. Sarap ng amoy. And then, lalagyan naman natin ng benishoga or red pickled ginger. So, it's done. So, kain na. So, thank you very much, guys. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin ngayon. At sana nagustuhan nyo ang aking dish. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat. May God bless us all. Thank you for watching. Bye!